All of the above. Isang himpilang pinag-aralang mabuti ang programa. May news and information mula sa kapatid na himpilang DZRH. At magagandang awitin tulad ng sister FM station na Love Radio at Yes FM. Espesyal, di ba? Radyo natin, kung saan kayong mga tagapakinig ang mananatiling numero uno. Radyo natin! Ito ang istasyong pinakikinggan. Mula sa Bayan ng Rojas, 20 years na mga kapartner, 20 years nang nagdadala ng saya sa bawat isa, 20 years nang naghahandog ng inyong mga paboritong kanta, 20 years nang matatag, 20 years nang mas pinagkakatiwalaan, 98.9 Radyo Natin Rojas, your friend, your radio. Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Oh, mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha? Para matuto sa Palay Aralan, hatid ng DA, ATI, PhilRice at mga lokal na ahensya sa rehiyon. Sigurado akong madadagdagan ng iyong kaalaman. O siya, upo na ng diretso dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon. Makinig at matuto sa Palay Aralan. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating tagapakinig mula sa bayan ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ang pang-19 na araw na pagsasairin ng ating School on the Air on Smart Rice Agriculture. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa mga bagong teknolohiya sa pagpapalayan. Tayo ay mapapanood sa Facebook page ATI ni Maropa at RN Rojas Online at mapapakinggan sa 98.9 Radyo Natin Rojas tuwing araw ng Martes at Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong alas 12 hanggang alauna ng hapon. Bago tayo pumalawat sa ating programa, batiin muna natin ang nanalo sa ating Sowatex promo sa nakaraan nating pagsasaere. Ang iniwan naming katanungan sa nakaraang pagsasaere ng programa ay, sa paggamit ng transplanter, ilang tao lamang ang kailangan sa pagtatanim gamit ang mechanical transplanter? Ang tamang sagot sa iniwan naming katanungan ay, 2 hanggang 3 tao. At ang nanalo sa ating nakaraang pagsasaere noong nakaraang September 28 ay mula sa Barangay San Aquilino Rojas, si Miss Ann T. De La Cruz. Congratulations po! At mula sa Barangay Maliwanag Mansalay, nanalo po kayo noong September 30, si Miss Cheryl Royo. Congratulations po! At may nanalo din tayo noong nakaraang October 3 o noong Sabado, mula sa Barangay Panggulayan, Pinamalayan, si Mr. Elmar Mogol. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan, congratulations sa lahat ng nanalo sa ating Sowatex promo. Ngayong umaga, ang tatalakayin natin ay tungkol sa K-Check 9. Pero bago tayo pumalaot sa ating talakayan, papakinggan muna natin ang pagsasadala mula sa PhilRice. Nagmamagaling si Magiting. Na-check daw na tumatakinting ang kanyang kikitain ngayon sa Palay. Jackpot daw siya dahil mula sa pagpili ng binhi hanggang paggapas at pag-iik ay sinubaybayan niya ang lahat ng dapat gawin. Pagmamayabang pa niya na doble alaga ang kanyang ginawa at buong puso ang pagsunod niya sa mga payo ng eksperto. Pero anong nangyari? Bakit nang bigasin na ang Palay ay nangutim ito at kakaunti pa ang naging bigas?
sagana sa binlid at daraki ka nga. Ano kaya ang naging problem ni nagmamagaling na si Magiting? Oh, hindi! Anong nangyari? Bakit nangutim ang bigas ko? Tapos ang konti pa ang naging bigas. Durog pa! What happened? Nagtaka ka pa, Magiting, kung bakit nangutim ang bigas mo? Oo nga! Naalagaan mo ang pagpili ng binhi hanggang paggapas at pag-iik. Pero ang tanong, napatuyo mo ba ng maayos ang palay? Nilinis mo bang mabuti? Naimbak mo ba ng maayos? Let me think. Babalikan ko ang nakaraan. Oh no! Hindi. Masyado na pala akong nagsaya. Pagkatapos maggapas at mag-iik, naiwan ko palang matagal-tagal na basa ang palay ko. Dapat pala ay pinatuyo ko na agad matapos mag-iik. Tapos tumatuyo ba ang palay mo? Malinis na sako ba ang ginamit mo? Hay! Sa akin kasi, basta sako, pwede na. Hindi lang yan, Cassandra. Inimbak ko lang kung saan ang mga palay ko. May mga pesting insekto at daga pa yata dun. Mali ako. Mintis na, sablay pa, Cassandra. Kaya pala hindi naging makintab o makinang. Durog at kakaunti ang naging bigas ko. Bagkus ay sagana sa binlid at darak si pobreng Magiting. Sayang! Baboy at manok ang mas makikinabang. Lesson 10. Pagsisinop ng ani. Key check 9. Pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa Key Check 9 o ang pagsisinop ng ani. Kung paano mapanatili ang magandang kalidad ng inaning butil? Ito ang ating papakinggan mula sa interview o panayam ni Mang Fred kay Dr. Ricardo F. Orge, Harvest and Post-Production Expert na mula sa PhilRice. Kahit pala naging matalino ka sa pagpili ng bining itatanim, inalagaan mo ng mabuti ang palay at nakapag-ani ka sa tamang panahon, pero hindi naman maayos ang pagtuyo, paglinis at pag-imbak ng palay, ay baliwala rin ang pinaghirapan ng magsasaka. Totoong nasa huli ang pagsisisi. Paghantong din sa pangungutim, pagkadurog at kaunting bigas ang bagsak natin. Kaya naman, ating talakayin kung paano mapananatili ang magandang kalidad ng inaning butil sa tamang proseso ng pagtuyo, paglinis at pag-iimbak. Makakasama natin ngayon si Dr. Ricardo F. Orge, Harvest and Post-Production Expert mula sa PhilRice. Ayan, natapos na po tayong mag-ani ng ating palay. Punta naman po tayo sa pagpoproseso ng pagpapatuyo ng ating ani. Sir Dom, ano po ba ang tamang gawain sa pagpapatuyo ng palay kung ibibilad sa araw o kaya ay gagamitan ng mangkinarya? Unang-una, Mang Fred, maging ipatuyo man natin sa araw o di makinarya ang dapat nating intindihin na dapat mapatuyo ito sa loob ng 12 to 24 hours mula noong ito'y naani. At dapat uniform yung drying. So, yun yung basic requirement. So, hanggat maaari din, gagamit tayo ng dimakinarya kasi mahirap nang umasa ngayon sa init ng araw. So, kung gagamit tayo ng dimakinarya na pampatuyo, mayroon tayong sundin na rekomendadong temperatura sa init ng hangin. At ito'y dapat nasa within 50 to 70 degrees Celsius lang sa loob ng 5 to 8 hours. Depende yan sa initial moisture content. Yung temperaturang ito ay pang-commercial na palay. Kung binhi, mas mababa. Dapat hindi siya lalampas ng 43 degrees Celsius kasi mamamatay na yung buto. Hindi na siya tutubo. So kung mag-dry tayo ng, lalo na't uso ngayon, ay madalas ngayon nababagyo ang ating palay, nababasa. Kung dripping wet, yung unang isa-dalawang oras ay huwag muna natin gamitan ng mainit na hangin. So paandarin lang yung dryer, gamit lang yung ambient air.
At hanggang sa mapatuyo natin ng 18% moisture content o skin dry. So yung kasunod noon, yan na yung pwede na tayong gagamit ng mainit na hangin doon sa recommendedong temperature. Doon naman sa bandang dulo, pagdating ng 15% moisture content, ibaba na natin yung temperatura ng mga 40 to 45 degrees Celsius. Ulitin ko po, itong temperatura na ito ay para sa mga pang-commercial na palay. So, tigil natin ang palay. Pagtuyo na, syempre, yung safe for storage nasa mga 12 to 14% moisture content na po yun. Sa mga sitwasyon naman na talagang hindi natin maiwasang patuyo sa init ng araw at walang mechanical dryer, siguraduhin lang nating haluin every 30 minutes para magkaroon ng uniform drying. At dapat handa tayo kasi ang ulan ngayon bigla na lang bubuhos, maiwasan nating mabasa itong pinapatuyo nating palay. Yun, nabanggit na po natin yung mga proseso at mga rekomendasyon sa paggamit ng dimaki ng pagpapatuyo at sa pagbibilad sa araw. So paano naman po natin malalaman kung tuyo na po ang palay at magkaiba po ba ang rekomendadong moisture content kung siya po ba ay pambigas o pambinhi? Nabanggit mo yung moisture content. Ito yung napaka-importanting basihan para malaman natin kung kailan itigil yung pagpapatuyo natin ng palay. So, merong nabibiling moisture tester, may instrument dito para mas siguradong accurate yung pagkuha natin ng moisture content. So, depende yan sa kung commercial na palay, kasi may kaakibat na pagbaba ng bigat pag ibaba pa natin yung moisture content. Okay na yung 14% moisture content, maibenta niya kaagad. Pero kung sakaling tantyan niya ay hindi niya maibenta, lalo na't ito ay pangbinhi, pwede niyang ibaba hanggang 12% moisture content. Para kung magtagal man ito ng konti, ay may siguro niya na sa panahon na bibilihin ito, nasa magandang kalidad pa rin at kung pangbinhi man ito, tutubo pa rin yung binhi ng at least 85% germination. Okay po, nalaman na po natin ang mga paraan at tamang moisture content ng ating palay. Ano naman po ang mapapayo natin sa ating magsasaka sa tamang paglilinis po ng kanilang inaning palay? Okay, so pag natuyo na, siyempre kailangan nating linisin ito kasi may mga marami pang impurities yung tinatawag. So, hanggat maari, malinis din ito sa loob ng 3 araw kasi may laman pa itong mga putol na dayami, maaring basa, na siyang magsisira doon sa kalidad ng natuyo na sana na palay. At kung gagamit ng dimakina na panlinis o tinatawag na grain cleaner, isa sa mga pinaka-importanting tingnan dito yung pag-regulate ng bilis ng ikot ng blower nito para ma-minimize natin yung losses, yung mga lumilipad na mga butil na pwede pa sana yon. So, at saka, ang pinaka-isang ding tatandaan natin ay kung yung palay natin ay gagamitin na pang binhi, dapat malinis yung grain cleaner. Tingnang mabuti, baka may mga naiwan na mga butil ng palay na nanggaling sa ibang variety yung unang pinagamitan nito na siyang hahalo doon sa palay ng ibang variety na gagamitin na binhi. Baka yan ang dahilan para hindi ito pa maipasa sa standards. Okay po. So napakahalaga pa rin po pala na malinis yung ating aning palay bago nating iimbak. So ano-ano naman po ang maipapayo natin para sa tamang pag-iimbak po ng ating ani? Una-una, tingnan natin yung paglagyan nating pag-iimbakan natin ng ating mga palay. Dapat wala siyang leak, dapat waterproof, walang tubig ulan na papasok na siyang mababasa uli yung palay natin na iniimbak. Maganda rin tingnan yung daloy ng hangin, may good aeration at dapat din ay
free from mga pests kagaya ng daga, ibon, at mga insekto. Tingnan din natin, wala dapat ibang halo kasi baka may mga maihalong agricultural chemicals, fertilizers, semento doon sa lugar na kung saan doon tayo mag-imbak. At isa pa, bisitahin madalas yung in-store nating palay at i-check kung may pest infestation ba, may daga ba na kumakain, may mga signs ng physical damage, may signs na ito ay nababasa kasi yan yung cause ng pagbaba ng kalidad ng ating palay. Manatiling malinis yung pinag-imbakan natin at iwasan yung may makapasok na mga daga o ano pa mang mga peste. Isa pa siguro kung sakaling kung maluwag lang yung paglagyan, tingnan din yung pagkalagay na madali siyang i-retrieve o yung pag-ikarga later on sa truck or may darating na bagong batch, madaling igalawin yung mga sako ng palay. At ingatan na may magkahalo-halo na mga sako ng palay na nanggaling sa iba-ibang varieties. Yun siguro ang isang kailangan maalala ng ating mga magsasaka. Iyon po, napakarami po pala na kailangan pa natin gawin para mapanatili po natin yung kalidad ng ating ani. Sa kabuuan po, ano po ba yung mga kabutihang dulot na ang palay ay tama ang pagkakatuyo at malinis at tama rin po yung kanyang pag-iimbak? So pag tama yung pagkakatuyo, tama yung paglinis at tama yung pag-imbak nito, maganda yung kalidad ng palay na ating ma-produce, mababa yung post-harvest losses at mamintina na maganda, mataas yung viability o yung dami ng butil na tutubo, lalo na gagamitin ito sa nabinhi. At sumatotal niyan, ang outcome niyan ay mataas na kita na magsasaka at maisiguro na maganda ang supply, mataas ang supply ng quality na rice sa ating bansa. Ayun po, napakainam po pala na masunod natin yung mga gawain natin sa pag-iimbak ng ating palay. So baka po may mga pahabol pa tayo na mensahe, lalo po sa ating mga tagapakinig at mga magsasaka po dito sa ating bansa. Napakahalaga po ng pagsisinop ng ani. Mapatuyo natin ng maayos, malinis at iniimbak natin ng maayos ang ating palay. Lalo na ngayon na may yung tinatawag nating climate change, nandyan yung malalakas na bagyo, nandyan yung tuloy-tuloy na ulan, nandyan ang La Niña. Kaya huwag nating kalimutan na dapat mula nung pagkaani, mapatuyo natin ang palay sa loob ng 12 to 24 hours mula nung pagkaani. At dapat uniform yung pagpatuyo. At maibaba yung moisture content ng 12 to 14% para safe ito na iimbak. At siguraduhin ang kung gagamitin ito sa palay, hindi din bababa sa 85% yung germination rate. Sa pagtutuyo ng palay, pwede pong ibilad sa araw o kaya ay gumamit ng makinaryang pantuyo tulad ng flatbed dryer. Tiyakin lang natin na hindi sobra o kulang sa tuyo. Kung hindi maiiwasang magbilad sa araw, siguraduhin nahahalo ng sapat at tama ang mga butil. Mas mainam din kung may sapin na lona o trapal para hindi nakalapat sa simento ang butil, lalo na kung ito ay pambinhi. Sa paglilinis naman ng palay na pambinhi, checking ganap na ang pagkatuyo ng mga butil bago linisin. Maaaring gumamit ng blower o seed cleaner upang mahiwalay ang mga butil na walang laman, magaan, buto ng damo at anumang dumi. Siguraduhin mo rin na bago at malinis ang sakong paglalagyan ng nalinis na mga butil pambinhi. Kung iimbakin naman, isalansan ang binhi sa malinis na bodega o imbakan. Dinadaluyan ang hangin at walang mga pesting insekto at daga.
kailangan mo rin ng paleta na pagpapatungan ng mga nakasakong bini. Ayan, nabigyang linaw tayo kung paano mapanatili ang kalidad ng inaning palay. Kaya sa ating mga tagapakinig, huwag maglipat ng istasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkalipas ng ilang paalala. Basta kami ni Lando, tanging certified seeds ang tinatanim namin sa aming palayan. Sa certified seeds, nasa 85% pataas ang antas ng pagsibol at malulusog ang punla. Para makasigurong dekalidad, certified seeds ang itanim natin. Sa certified seeds, may 10% o higit pang dagdag-ani kumpara sa binhing kung saan-saan lang natalisod. Siguraduhin may tag ang certified seeds na bibilhin. Tag ang gumagarantiya sa kalidad ng binhi. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang DA Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. At latest chika sa pagpapalayan. Check mo sa DA Philrice Facebook page. Sa DA Philrice Facebook page, updated ka sa mga latest at lapat na rice technologies. Mga kwento sa tunay na buhay ng mga magsasaka. Meron yan sa DA Philrice Facebook page. Babasahin, technology videos, rice advisories at kung ano-ano pa. I-follow ang DA Philrice Facebook page. Pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulukan, sa mga malalawak na sakahan, sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay upang maihatid sa pagbihang bayan, sa hapag saluhan ng bawat tahanan. Pagkakataon upang sapat na bigas makaya ng Pinas. Diretso ang mga bagong natututunan sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng ATI at Philrice. Palay Aralan. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Palay-aralan Makabagong Pagsasaka sa Himpapawid. Kanina napag-usapan natin ang pagpapatuyo ng palay. Sa pagkakataong ito, ibabahagi namin sa inyo ang teknolohiya na patuyuang walang araw. Ito yung mechanical paddy dryer. Para matutunan natin ito, papakinggan natin ang panayam ni Mang Fred kay Dr. Manuel Jose Regalado mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng Philrice. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang makinang pantuyo ng palay tayo ngayong araw. Sa panahong nagkukubli sa ulap ang haring araw, ngunit kailangang magpatuyo ng palay, ay mainam na subukan ang mga makinang pantuyo tulad ng flatbed o reversible airflow flatbed o rapid fire infrared dryer. Sa makinang pantuyo, hindi mo na kailangan pang maghintay ng kung ilang araw para matuyo ang daan-daang sakong palay mo. Makakapanayam natin si Dr. Manuel Jose Regalado ng Rice Engineering and Mechanization Division ng Philrice. Magandang araw po, Sir Manny. Magandang araw din po, Mang Fred. At magandang araw po sa lahat ng mga kamagsasakang tagapakinig ang nag-aaral dito sa School on the Air.
Ayan. So, Sir Manny, kailan po ba nagiging practical ang mechanical na pagpapatuyo kumpara sa pagbibilad sa araw? Ganito yan, Mang Fred. Kung ang kondisyon ng palay o yung binhi inani natin ay tinatawag na good sariwa o skin dry, maaari itong pansamantalang imbak sa isang tuyong lugar na may maayos na ventilasyon at maaari nating ibilad kinabukasan o maaari pa sa makalawa pag maganda ang sikat ng araw. Ngunit sa panahong mataas ang halumigmig o moisture content nung kaani nating palay at hindi maaaring magbilad dahil siyempre hapon na natapos yung harvesting natin o dapit hapon pa nga. O di kaya'y sa kinabukasan naman maulap yung himpapawid. O minsan umaambon pa. Ganito yung panahon. Actually pagka mataas, madalas na nangyayari sa tagulan. Magiging practical na patuyuin na natin yung inaning palay o binhi gamit ang mechanical dryer. Ayun, tama po yun, Sir Manny. Lalo na po yung nakaraan na anihan, tag-ulan. Eh halos sabi nga nila, hinihingi na lang dahil ang mga magsasaka ay hindi makapagpatuyo ng palay. Sir Manny, ang tanong po namin, ano-ano po ang makinang ginagamit sa pagpapatuyo ng palay? Pakilarawan na rin po ang bawat isa kung ano po ang maaaring gamitin ng ating mga magsasaka. May binanggit ka na kanina yung flatbed dryer. Ito po ay batch type na dryer na may kapasidad na 120 o 120 na kaban. Bali, 6 na tonelada kada batch. Meron po itong 12 horsepower na diesel engine o kaya 10 horsepower na electric motor. Yung diesel or motor ay pinapatakbo niya yung hélice o blower na nagbibigay ng hangin para patuyuin yung palay o binhi. Tapos ang init niya ay nagmumula naman sa rice hull furnace. Sinusunog po yung ipa na ang kapasidad po nito ay 3 hanggang 4 na kabang ipa kada oras. Yung pagkatuyo naman po, mga 4, depende po sa halumigmig, 4 hanggang 6 o 8 oras. Tuyo na po, bali 14% na po yung moisture content. Yun naman pong reversible ay parang flatbed dryer din po yan. Ang pagkaibaan lang po, yung hangin ay nababago yung direksyon. Dito sa flatbed dryer, conventional na flatbed dryer, mula sa ilalim pataas yung direksyon ng hangin na ibinubuga ng blower. Pero dito sa reversible, siguro mga after 4 hours, pwede mong baliktarin naman yung direksyon ng hangin mula sa ibabaw naman papababa. Pero yung hangin na ito ay lumalabas po sa tagiliran ng dryer. Ito ay na-disenyo para hindi na po maghalo kasi yung merong mga gumagamit ng flatbed dryer, hinahalo pa ho yung palay na nasa loob na ng drying bin. Yung kanyang kapasidad naman po, iba-iba, may 4 tonelada o 80 bags o 80 kabans. Meron din hanggang 10 tonelada o 200 bags na o 200 kabans na palay. Pero halos ganun din po yung pag drying time, umabot ng hanggang 8 oras, 6 na oras, 14% na po yun. Yun yung tamang moisture content o MC na pwede na pong gilingin o pwede na pong iimbak na safe na po siya. Ang prime mover naman nito ay diesel engine. Yung 4 tons per batch ay nasa mga 12 horsepower. Pag 10 tons per batch naman
ay nasa hanggang 25 o 26 horsepower na diesel engine. Meron pa po pang dinisenyo sa Philrise na tinatawag na rapid fire or far infrared ray emitter dryer. Ito po ay isang continuous flow naman. Hindi siya batch type. Tuloy-tuloy po siya. Bali yung palay na basa dadaan sa isang rotary drum, umiikot na drum na mainit. Tapos paglabas doon sa drum, nasa mga mula 24% FC pag pumasok. Paglabas niya, nasa mga 20 hanggang 18%. Tapos dadaan po siya sa isang grain cooler. Ito po ay oscillating tray na may bumubugang hangin. Mapapababa pa yung mula 18 hanggang 16%. Then dadaan po siya sa isang oscillating tray na panibago na may slab na ininit po na nag-i-emit po siya ng infrared rays para po siyang mechanical na or artificial na sun drying. Doon tinatapos yung drying process hanggang maging 14%. Nagkapasidad po nito ay nasa 1,000 kilo or 1 ton kada oras. Kung 8 oras kayo o 10 oras kayo magtuyo ng yung operation nyo, makakatuyo kayo ng 8,000 hanggang 10,000 kilo o 8 tons hanggang 10 tons per day. Ayun, napakarami po pala na pwedeng gamitin yung ating mga magsasaka, Sir Manny. Sa ngayon po ba, mayroon na po bang mga magsasaka na gumagamit o nakasubok na ng mga makinang ito? Yung pong flatbed dryer o kaya yung reversible airflow flatbed dryer, marami na pong gumamit niyan. Noong pang mga 1990s, noong unang nilabas ng Philrise yan, karamihan pong gumamit niyan mga seed growers, mga tanim ng palay para mag-produce ng seeds. Kasi napakainam po itong gamitin dahil hindi mo ma... Problema kasi sa seed production ay kung maghalo-halo yung mga variety. Kung may mixture ay baka hindi ka pamusal sa seed certification. Eh sa pag ginamit mo yung flatbed dryer, sigurado ka na hindi mahahaluan. Tsaka dahil banayad lamang po yung pag-dry dito, mas maganda yung nakukuhang germination rate na mahalaga din po ito pag sa seed certification. Marami din gumamit ng flatbed dryer na una sa palay pero ginamit din nila sa iba pang mga katulad ng mais, kape. Meron pang gumamit nito para sa banana chip tsaka sa cassava chip. So, limitado nga lang yung kapasidad pero napag maraming pwede kang may dry dito sa flatbed dryer. Yun namang reversible, na-promote ito mga itong nakakaraang mga 5 taon at ito'y marami na rin ang mga karamihan din mga seed growers. Pero itong rapid fire dryer ay bago pa lang po ito. Under pilot testing pa lang namin. Meron kaming nilagay sa tinayo sa isang kooperatiba sa Butuan sa Agusan del Norte. Under testing pa lang po. Ayun, magandang balita po sa ating mga magsasaka na pwede pa po palang gamitin sa mga ibang produkto po nila. Sir Manny, ang tanong po natin ay sa inyong experience po, totoo po bang mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka kapag gumamit ng makinang pangtuyo kaysa sa mga magbilad po sa araw? Kung tutusin mo, ang pagbilad sa araw ay pinakamura talaga yan dahil gagastos ka lang halimbawa doon sa labor, 10 piso hanggang 15 piso sa isang araw kada sako. Subalit, ang problema kung pwede ka magbilad kasi lalo na kung tag-ulan, nagbabadya palagi yung nauulan. Kaya pag nangyari yung ganun, natuyo na tapos mababasa, itutuyuin muli, kinabukasan, tapos ganun na naman. So pag hindi natuyo na maayos, paulit-ulit ka magbayad.
Pero kung gagamit ka ng makinang pantuyo, ay hindi mo magiging problema yung sa ulan dahil naka-shelter yung dryer. Kahit na umulan, kahit na walang araw, gabi, ay pwede ka magpatuyo gamit yung mechanical dryer. Pero yung tinanong, yung tanong mo na mas malaki nga ba ang kikitain, kung isang beses lang siguro magpatuyo sa araw yung farmer, mas malaki yung kikitain mo sa pag nagbilad ka sa araw. Pero kung hindi kaya na magpatuyo sa isang araw, halimbawa umabot pa ng 3 araw, ay di gastos yun. Bawat kilos ngayon may bayad, 5 piso, 10 piso kada sako. So, abutin na ng 30. Ganyan. Hindi na rin masasabi na mas malaki ang kikitain pagka yung nagbilad ka kumpara sa mechanical dryer. Kung ang mechanical dryer naman, malaki actually ang kita kung maramihan. Kaya nga, dapat kooperatiba yung gumagamit nito. Yung namimili siya ng palay ng mga miyembro. Tapos yung kooperatiba ang nagpapatuyo nung mga palay ng mga miyembro. Tapos si pwede nilang gilingin, gawing bigas, o kaya ibenta rin na to yung palay. Makikita na doon ang kooperatiba. Saktong-sakto po yan, sir. Sa panahon ng tag-ulan kasi mahirap nga po na magpatuyo. Lalo na po sa mga seed growers. Matanong lang po namin, magkano po ang gastos ng mga magsasaka kung gagamit ng makina kumpara po sa pagbibilad sa araw? Yung mang sinasabi mong gastos ay kung halimbawa sarili mo na yung makina, bumili ka ng dryer at ikaw ginamit mo itong dryer at ikumpara mo sa pagbibilad sa araw. Ganon po ba? Kasi kung ganon nga, hindi naman nagkakalayo ang spo kung sarili mo yung dryer, mechanical dryer. Sa pagbibilad sa araw, nabanggit ko na kanina, mga 10 to 15 pesos per day kada sako. So, kung 2 araw siya para tuyong-tuyong maayos, nasa mga 30 pesos per sack, 20 to 30 pesos. So, pumapatak po na 60 centavos, 50 centavos hanggang 60 centavos per kilo ang drying fee. Pagka naman sa mechanical dryer, unti lang po ang angat niya, nasa mga ganun din po, mga 60 hanggang 80 centavos per kilo sa yung drying cost pala, drying cost. So, mas mahal ng konti yung sa mechanical dryer. Pero kung wala namang araw, lalo sa tag-ulan, wala ka namang ibang choice kundi magpatuyo sa mechanical dryer. Ang binabanggit ko lang, kailangan lang po ay maramihan sana. Hindi unti-unti lang yung dinadry. Para po yung tinatawag na economics of scale, mas marami yung pinaprocess dinadry, kapaki-pakinabang po, mas efficient po yung proseso ng pagpapatuyo sa gamit ng mechanical dryer. Ayun, depende nga po talaga ito sa sitwasyon, ano po. Kasi ang pagpapatuyo sa araw ay napakamura. Eh kung tag-ulan naman at marami po ang masisira na bagong ani, eh napakainam po na mayroon tayong magagamit na mechanical dryer. So, Sir Manny, sakali man po na ang mga magsasaka ay nais po na gumamit o mag-put up ng ganitong makinarya, saan po pwedeng makipag-ugnayan kung nais nilang magpatayo ng makinang pangpatuyo? Pwede po silang makipag-ugnayan sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Napin lamang po si Engineer or Dr. Arnold Juliano, ang aming division head. Pwede rin pong kontakin kami through yung tech center. At yung in charge sa tech center ay i-relay niya yung mensahe sa aming division. Ayun, tamang-tama po. Kasi kami po mismo ay nagtatanong sa tech center.
Ang number nga po nila ay 0917-111-7423. Ayan, Sir Manny, kasi marami po ang nagsasabi na kapag pinatuyo sa makinang pangtuyo o yung mechanical dryer eh, nag-aamoy usok at makutimang bigas. Totoo po ba ito at may mga dapat bang iwasan kung gagamit po ng makinang pangtuyo? Yung pong nag-aamoy usok, maaari pong mangyari po siya dahil una, kung yung ipa na ginamit ay basa, hindi maganda ang pagkatuyo nung ipa. Kailangan tuyo rin kasi yung ipa at saka malinis. Hindi dapat mabasa. Kasi pag sinindihan mo yung ipa na medyo basa ay mausok. Tapos ang nangyayari po ay pag binuksan na pinaandar na yung blower at mausok pa, ay yung lahat ng usok niya pupunta doon sa palay na tinutuyo. So para na ho siyang magiging tinapa kasi pinausukan. Para mapigilan to, yung mga flatbed dryer po kasi ay meron siyang butas sa dulo na parang manhole na sa umpisa binubuksan muna yun para yung lahat ng hangin muna ay dumaan doon, hindi muna dadaan sa mga butil ng palay doon sa great drying bin. Pero pag maayos naman na yung sa pugon, sa furnace, wala nang usok, maiwasan na po yung amoy usok. Tsaka yung makutim, depende po sa pagpapatuyo na kung yung pagpapatuyo ay hindi maayos. Halimbawa, doon pa lang sa sako, bago yung patuyuin ay nanginip na po sa loob ng sako, basa yung palay. Nasa maghapon o magdamag pa siya na hindi napapatuyo. Umiinit po yung palay sa loob, parang nilalagnat na yung palay dahil sa nagre-respire din siya yung mga grains. Nag-emit siya ng init. So yung init na yun ay lalo kung basa pa yung palay, mataas ang moisture, halamigmig. Eh, yun ang mga nagkukos ng artificial yellowing o yun nga, pangungutim. Hindi mo masabi na sa drying galing yun o sa dryer. Yun ay pag hindi mo drenay kagad yung nasa sakong mga palay na basa at nanginit siya, yun, mangungutim yung palay. Kaya para maiwasan po, dapat ay katulad ngayon, pag kinombine harvester mo, yung reaper kung tawagin, ang dami sa isang araw, mga halimbawa 10 reaper or combine ng gumana, aani sila na mga 3 hektarya kada reaper. So kung 10 reaper yun, di 30 hektaryang na-harvest. So kinabukasan pa ibibilad yan kung isasandry natin. Kaya mas mainam kung may dryer na mechanical, yung 30 etarya, kung isanda ng harvest noon, di 3,000 yun, nakaban. Marami-rami din yun na patutuyuin. E paano kung hindi maganda yung araw, panahon? Pag mataas pa yung halumigbig talaga sa loob ng sako, mangungutim tao talaga yung kahit na maganda pa yung rice mill mo, yung moderno, hindi na niya mapapakintab o mapapabrilyo yung bigas dahil sa sako pa lang nangutim na. Kaya mainam na may patuyo kagad, lalo na kung basa yung palay. Sa gabi pa lang ay patuyuin na. Ayan, napakarami po ng aming natutunan patungkol sa pagpapatuyo ng palay gamit ang mechanical dryer. Baka po may dagdag mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka, Sir Manny. Ang mas sabi ko na lang po ay mas mainam po sana na yung mga magsasaka ay talagang member ng o miyembro ng isang kooperatiba. Tapos yung kooperatiba ay magkaroon ng mga makakuha, makapundar ba ng mga gamit katulad ng dryer, para
matulungan yung mga miyembro. At itong mga dryad na ito ay para din tugunan, lalong-lalo na sa panahon ng tagulan. Nakakaawa din, meron din mga farmer kasi na yung palay nila na lubog pa sa na yung tubig ulan, baha, pag hinarbes ay talagang dripping wet. Eh kung ito'y ibebenta kagad sa trader o yung kuan mamimili, tsak na babaratin. Pero kung yung kooperatiba ay may naipundar na dryer o nakakuha sa gobyerno ng mechanical dryer, matutulungan niya yung miyembro para magkaroon naman ng magandang presyo yung palay. At saka ma-improve natin yung kalidad o quality ng ating produkto. Halimbawa, palay o bigas man, para tayo ay maging tinatawag na competitive sa ibang bansa. Ayan, maraming salamat po Sir Manny sa pagpapa-unlock ninyo po sa amin na i-share po ang mga bagong teknolohiya sa pagpapalay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayong lagi! Bukod sa mas mabilis ang makinang pantuyo na aabot lamang ng 6-8 oras kumpara sa pagbibilad, lalo kung makulimlim ang panahon, mas nakasisiguro pa ang ating mga magsasaka na malinis at hindi durog ang magiging bigas nito. Mas mataas din siyempre ang presyo ng tuyo at malinis na palay na umaabot ng hanggang 20 pesos kada kilo. Napapanatili rin ang kalidad ng bigas kung di makinang pantuyo ang gamit dahil nababawasan ang pinsalang maaaring dala ng masamang panahon at pagkadurog ng mga butil sa pagiling. Ayan, natutunan po natin ang kahalagahan ng mechanical paddy dryer. Kaya sa ating mga estudyante, huwag kayong maglipat ng istasyon dahil sa aming pagbabalik, ibibigay na namin ang ating tanong sa ating Sowatex promo. Upang hindi pa tsamba-tsamba lang ang pag-aabono, subukan ang LCC app. Gamit ang iyong Android phone, i-download ang LCC app sa Play Store. Sa LCC app, magagabayan tayong mga magsasaka kung kailangan na nga ba ng nitroheno ng palay. Ayon sa pag-aaral, mga 2,000 piso bawat hektarya ang pwedeng matipid kung saktong dami lang ng nitroheno ang gamitin. Ano pang hinihintay mo? I-download na ang LCC app. Para sa dagdag kaalaman sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang DA Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Advice sa mainam itanim na binhing palay? Text or call na sa Philrice Text Center 0917-111-7423. Tips sa pagpapalayan? Register na sa Philrice Text Center 0917-111-7423. Palayan na kinukuyog ng rice black bag o tungro? Text or call na sa Philrice Text Center 0917-111-7423. Basta gabay sa pagpapalayan, text or call na sa Philrice Text Center 0917-111-7423. Pagsasaka at mga magiging
Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Palay-aralan Makabagong Pagsasaka sa Himpapawid. Sa ating mga estudyante, ihanda na ang inyong cellphone dahil ito na ang katanungan sa araw na ito. Palay Tanong. Ano ang tamang moisture content sa pag-iimbak ng binhi? Kung alam niyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numero 0912-762-5618. Ulitin ko po, 0912-762-5618 para manalo kayo ng 60 pesos na load. Upang mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo sa ating SOA text promo, mag-text kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Uulitin ko po, pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Para sa ating mga estudyante, ito na ang ating Palay Kaalaman. Palay Kaalaman. Kung may rice weevil o bukbok ang bigasan mo, lagyan mo ng laurel o bay leaves para lisanin nila ang iyong bigasan. Bukod sa Palay Kaalaman, ito na ang ating news update. News update. Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa sa pangunguna ng Information Services Section ay nagsagawa ng pagsasanay tungkol sa Digital Farmers Program o DFP noong September 30 sa Bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro. Ang DFP ay isang programa ng ATI at Smart Communications na hubugin ang mga magsasaka sa paggamit ng digital technologies upang makatulong sa kanilang pagsasaka at pagbebenta ng mga produktong pag-agrikultura. Sa DFP, tinuturuan ng mga magsasakang kalahok sa tulong ng kabataang katuwang niya na gumamit ng smartphone, i-access ang applications katulad ng Facebook at Google, gamitin ang agri-apps tulad ng SpeedTech at Plant Doctor. Ang huling leksyon ay tumutuan naman sa paggamit ng PayMaya bilang mobile money. Para sa karagdagang impormasyon at updated na mga balita, bisitahin lamang ang Facebook page ng ATI Mimaropa at aming website at ati.da.gov.ph/ati-4b. Mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel at ATI Mimaropa. Wala na tayong sapat na oras at kami ay magpapaalam na sa inyo. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasaere para sa panibagong paksa at talakayan dito sa 98.9 Radyo Natin Rojas tuwing araw ng Martes at Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong alas 12 hanggang alauna ng hapon. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at makabagong teknolohiya, sa pagpapalayan, kikita ka! Oh, ayan! May bago ka ng alam! Lahat yan natutunan sa Palay Aralan! Maging handa sa anumang hamon ng panahon! Kaya't ibahagi na ang mga natutunan! Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo! Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice! Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan! Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA PhilRice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Manila Broadcasting Company. Radio! Manghali na mga karadyo natin! Nandito na ang programang siguradong makakasama nyo sa inyong pananghalian. Tugtugan at Chibugan! Tugtugan at Chibugan! For sure, mabubusog kayo sa inyong mga paboritong kanata! Kasama ng inyong mga greetings and messages. Tugtugan at Chibugan. Tugtugan at Chibugan. Your perfect company for everybody at home, on the road, or in their places of war. Tugtugan at Chibugan. Sagot na namin ang
ang tumpugan habang chibugan time, mga karadyo natin. Tutukan! Dito lang sa Radyo Natin, 98.9 Rojas. Your friend, your radio. Radyo Natin! Tumpugan at chibugan! Ang karamdaman ay hindi dapat hinahayaang tumagal sa ating katawan. Kaya dapat, meron tayong panglaban. Uminom ng Bionic Capsule. Ito ay may sangkap na anim na mga epektibong herbal na nakakatulong palakasin ang inyong immune system at pagalingin ang inyong karamdaman. Bionic Capsule. Subok na epektibong magpapagaling sa iyong karamdaman. Bionic Capsule. Rekomendado sa mga eksperto. Bionic Capsule. Bionic Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Ako po si Angelita Gomez-Orly ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabu, 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Marcafe. Hindi lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubo kayo. Pag kayo uminom ng Marcafe ay may pagbabago po ang inyong katawan. Isend na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page, sa ating hashtag kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Life Extension, Vitamin D3. I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like cemento, bakal, hierro, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply. Itong ating DGP, tagapag-alaga na may sakit. DGP, tagapag-gamot ng lahat. DGP, magtiwala dyan sa tapat. DGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. DGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Laredo Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Campaasan, Bulalakaw. Itong ating DGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. This is your friend, your radio, Radyo Natin, 98.9. Tugtugan at chibugan. Samahan nyo with DJ RG and DJ Maxwell 90. Dito lang sa Radyo Natin 98.9. Tugtugan at chibugan. Tugtugan at chibugan.
Your number one. Your number one hit music station. Hit music station. Radio Nati. I love it. I absolutely love it. I love the station. I think it's great. What the hell do you think you're listening to? Radio Nati. Ang mga xanthones, napakalakas na antioxidant mula sa mangosteen, ang health benefits at cleansing properties ng malunggay, at ang pampatamis na stevia na pwede kahit sa mga diabetic. Pinagsama-sama na sa isang kape. 2M Blend Instant Coffee. 2M Blend Instant Coffee. Problema sa digestion? 2M Blend Instant Coffee. Masyadong mataas na blood sugar? 2M Blend Instant Coffee. Palaging stressed at pagod? 2M Blend Instant Coffee. 2M Blend Instant Coffee. Dito na tayo sa healthy. BFAD approved and halal certified. Magpapagawa ng bahay o naghahanap ng mga construction supplies? Tayo na sa BA Susara Enterprises. Meron ditong hardware supplies, tires, water supplies. Also available, school and office supplies, hollow blocks, industrial and power tools, generators and light heavy equipments. Meron din silang paint center na kayang i-mix kahit anong color. Saan ka pa? Saan ka pa? Tayo na sa BA Susara Enterprises. Located at Dangay Rojas. Owned and managed by Mr. John Bayo Susara and Mrs. Krishna Karandang Zuzara. B.A. Zuzara Enterprises. Kana, assorted kakanin. Iba't ibang kakanin sa Bilao, sa lahat ng okasyon. Tunay na masarap, tunay na malinamnam. At hindi lang yan, ipadama sa iyong kapamilya ang inyong pagmamahal. I-surprise sila with Kana, assorted kakanin. Iba't ibang packages sa abot kayang halaga. May balloons, bouquet, cake, pansit, spaghetti, pizza, at iba't ibang kakanin sa Bilao. Napasaya mo sila, nabusog pa. Yan ang Kana, assorted kakanin. For bookings and reservation, contact 0929-764-4662, 0906-288-4716, and look for Adeline Mortel Falia. Rojasenyo at mga kalapit bayan, mamili na sa K-Marie Island Mart. Sa K-Marie Island Mart, kompleto na ang mga kailangan mo dito, gaya ng groceries, RTWs, at marami pang iba. Wholesale and retail, K-Marie Island Mart, Paraclan, located at Cabrera Street, corner Morenti Avenue, Bagong Bayan, Rojas. At syempre, bisitahin nyo rin ang kanilang pangalawang pwesto sa Santa Fe, Bagong Bayan. Yan ang K-Marie Island Mart, Paraclan. Uy, kaibigan, pakinggan mo si Kuya Jun Naval ng Burgos, Pangasinan. Good morning, sir. Ano lang pangalan niyo? Taga rito kayo sa Burgos. Ilang taon na kayo, sir? 54. Before kayong nag-take ng Mark Cafe, ano pong nararamdaman niyo? Nakakatulog ng gaano, tapos hindi magandang pag-ano ko ng bowel movement. E ngayon, okay na ang pagtulog ko. Saka maganda na rin yung bowel movement. At ang susunod mong gagawin ngayon ay pumunta na sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika, at drugstore dito sa inyong lugar. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Good news, Kapower Siklista! Motorsiklong suwak sa budget ba ang hanap mo? Magmadali at pumunta na sa Honda Power Cycle Bungabong. Makakakuha ng Honda motorcycle na abot kaya ang presyo. Hanap mo ba ay isa loan requirements, low down payment, and low monthly amortization? Sagot na namin yan! Plus free LTO registration and free helmet pa on selected models. Ano pang hinihintay mo? Visit now at Honda Power Cycle Bungabong. Located at Rizal Avenue, corner Rojas Street, Bagong Bayan 1, Bungabong Oriental Mindoro, or tumawag sa 0975-50-26126 at hanapin lang ang aming branch manager, Mr. Renier John Ramos. Same great offers when you visit near branches, Transcycle Calapan, Victoria, Pinamalayan, and San Jose. For more inquiries, like on Transcycle PH Facebook page or visit www.transcycle.com.ph. Kidakits ka Power Siklista. Power Cycle, kasabay sa tagumpay ng buhay. The best music in the Philippines. Radio Nati.
Cha-cha-cha.
89.9. Sa bayan ng ruwas ka lang ng dalawang dekada. Nagliligod, nagpapatawa, nagpapaligaya. Mga mahal mong diis ang lagi makakasama. Baksan mo na yung radio, tara sabay tumawa. Sa bayan ng ruwas ka lang ng dalawang dekada. Nagliligod, nagpapatawa, nagpapaligaya. Mga mahal mong diis ang lagi makakasama. Baksan mo na yung radio, halika na sumama ka. Hello, this is Jem Kubil, and you are listening to your friend, your radio, Radyo Natin, 98.9, Rojas Oriental, Mindoro. Radyo Natin! Hatulan Engineering Works, Machine Shop, and Calibration Center, your one-stop engine rebuilder. 29 years in delivering engineering services to Mindoreños. Services offered specialized in engine reconditioning and engine pump reconditioning. Calibrate of all kinds of injection pump, valve seat refacing, cylinder head refacing, gear fabrication, body repair and repaint, aircon repair, and auto supply. Located at Bayanian Street, Ojong Rojas with contact number 0915-797-7404. Owned by Felix Berto Hatulan. With branches at Tawiran and Santa Isabel, Calapan City. Hatulan Engineering Works, Machine Shop, and Calibration Center. Life Extension, Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Restia, Era, Bakery is now open to serve you. Mabibili dito ang special hot patisal with cheese and punete. Laging mainit, nakakasiguradong laging bago. Masarap sa kape tuwing umaga, pwede rin sa merienda. Restia, Era, Bakery. Pasyal na rin sa Ashnell, Passion Love. Available dito ang iba't ibang RTW, shoes and slippers, dads, sportswear, at marami pang iba. Located at San Aquilino, Rojas, Oriental, Mindoro. With cell phone number 0919-819-2235. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 Plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano po bang magandang naramdaman mo sa pag-iinom mo ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 from Calapan Oriental, Mindoro? Dati po yari pa-in manit po at medyo namaga. Opo. Yung gumaspang po yung balat. Gumaspang, namaga na gumaspang. Ay ngayon po ay sa pag-inom ko po nung rice coffee na yan ay awa ng Diyos po ito po ayos na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kafeng healthy. Clean, pure, safe. Skyler Purified Drinking Water. Life is safe with purified water. Skyler Purified Drinking Water. Located at San Aquilino Rojas, Oriental, Mindoro. For delivery, contact cell phone number 0961-660-1984 for Smart and 0966-479-1130 for Globe. Skyler Purified Drinking Water. Owned and managed by Jane Galaran. Kailangan ng cellphone upgrade? Bisitahin ang Teleclick Cellphone and Accessories Hub. Bagong cellphone or bagong accessories man, available sa Teleclick yan. Sa Teleclick, mahahanap mo ang mga latest phone models like Huawei, iPhone, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi, Tecno at iba pa. At marami pang pagpipilian na cellphone accessories sa abot kayang presyo. Visit Teleclick branches near you. Teleclick Barcinaga, Teleclick Victoria, Concept Store of Realme, Teleclick Pinamalaya, Teleclick Gloria, Teleclick Bansud, Teleclick Bungabong, and Teleclick Rojas. Kaya dito ka na sa Click, Teleclick Cellphone and Accessories Hub. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Carlito C. 53. Yung bukol ko dati, malaki. E ngayon lumiliit na yung bukol ko. Subukan nila ang Santon Plus. Dahil nasubukan ko na talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Kaya kung ako si inyo, gumamit kayo ng Santon Plus kung may mga bukol kayo sa iyong mga katawan. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ibsan na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namumblema ngayon. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.